Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. Nais ko lang pong magbahagi ng karanasan ko, Sir Neb. Medyo matagal na itong nangyari. Nagtatrabaho pa ako noon sa isang store ng burger machine dito sa San Fernando, Pampanga. Kung hindi ako nagkakamali, 2004 ito nangyari. Pangalawang trabaho ko na noon yung sa burger machine. Bago ako nakapasok doon ay naging helper ako sa isang karinderya. Mas mataas ang sweldo sa burger machine. Pero sagaran kung magpa-overtime. May mga panahon pa nga na lumalagpas ng 24 hours na ka-duty ang isang empleyado. Nang mangyari ito ay 3 months na ako nagtatrabaho noon. Ang kadalasan na shift ko ay 10 PM to 6 AM. Medyo delikado kasi yun ang kadalasang oras ng mga holdapan. Pero kaya ko naman. Palagi akong may nakatagong tubo sa ilalim ng stove. Hindi ko akalain, Sir Neb, na hindi pala mga nabubuhay ang magbibigay ng takot sa akin. Unang encounter ko ay habang naka-duty ako isang gabi. May lumapit na bata sa store. Maayos naman ang pananamit. Hindi ko na tiningala. Basta tinanong ko na lang kung anong bibilihin niya. Kasi nag-iimbentaryo ako noon. Kaya din nakaupo ako. Hindi sumagot yung bata. Maya-maya, may tumabi sa kanya na isa pang bata. Dito tinigil ko muna yung ginagawa ko. Tumingala ako para tanungin kung ano ang bibili nila. Halos malamutak ko yung hawak kong tinapay, Sir Neb. Kasi yung dalawang bata, walang mga mata at nakanganga yung bibig. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Mga alas dos ng madaling araw yon. Walang katao-tao sa paligid. Kung mga hold-upper yon, at least alam ko kung anong gagawin ko. Pero sa pagkakataong yon, napirmi lang ako sa kinapupwestuhan ko. Maya-maya sa di kalayuan, may nakita akong isa pang bata na nakatayo. Sumesenyas ito na para bang tinatawag yung dalawang bata sa store. Humarap sila doon sa bata, sabay mabilis na tumakbo. Ang bilis nilang kumilos, Sir Neb. Para bang naka-fast forward yung galaw nila. Ilang minuto pa akong nakatulala noon. Akala ko aatakihin ako sa puso dahil sa nakita ko. Bata pa ako ay madalas naman akong makaaninag ng multo. Pero yun ang unang pagkakataon naharapan ko silang nakita. Kinuwento ko yon sa kapalitan ko kinabukasan. Maging siya ay natakot. Buti na lang daw at pang umaga siya. Pinagtawanan pa ako. Good luck daw sa akin. Kasi nakafix ako na panggabi. Hanggang sa makauwi ako, Sir Neb, ay hindi naaalis sa isip ko yung pangyayaring yon. Sino o ano kaya yung mga batang yon? Hindi ko alam kung magdadala ba ako ng rosaryo o biblia para lang maproteksyonan ang sarili ko. Kinagabihan, kailangan ko na namang pumasok. Madalas 9:45 ay nasa store na ako kasi magpapalitan pa kami ng inventaryo ng karelyebo kong si Jenna. Siya yung nagjo-duty ng 2 PM to 10 PM. Naglalakad na ako noon palapit sa store. Pero ilang metro bago ako makarating sa store namin ay natigilan ako. May dalawang customer sa store at si Jenna naman ay abala sa pagluluto ng pati. Sa tabi ni Jenna, sa loob mismo ng store, ay nandun yung dalawang bata na nakita ko noong isang gabi. Nakatayo lang sila sa loob at hindi gumagalaw. Hindi kumagawang humakbang noon, Sir Neb. At ang malala pa ay biglang nagtayuan yung balahibo ko sa batok. Kasi yung dalawang bata sa store ay dahan-dahang humarap sa akin. Kasunod noon, may narinig ako na humihinga ng malalim sa likod ko. Mabagal akong lumingon sa likuran ko. At doon ko nakita ang isa pang bata na nakaharap sa akin. Nakaramdam ako ng matinding hilo pagkakita ko sa kanya.
hindi ko na napansin na napahiga na ako sa kalsada. Nagising na lang ako na nasa store na ako habang pinapaypayan ni Jenna. Kinuwento ko yung nangyari sa kanya. Naiyak siya noon, Sir Neb. Wala raw siyang nakitang mga bata na kasama niya sa store. Pero ibang-iba raw yung pakiramdam niya nung araw na yon. Ilang beses nga raw siyang nasuka, pero hindi naman niya alam kung bakit. Basta napakabigat ng pakiramdam niya. 10 PM, umalis na si Jenna at ako na lang ang mag-isa sa store. Kabadong-kabado ako noon, Sir Neb. Paano kung bumalik sila? Anong gagawin ko? Bandang alas 12 ng madaling araw, nakaupo lang ako noon sa loob ng store nang may marinig akong boses. Pabili po. Pero nung lingunin ko ay wala namang tao. Maya-maya narinig ko uli, "Pabili po, kuya. Pabili po. Pabili po, kuya." Nang gagaling sa iba't ibang direksyon yung mga boses, hindi ko na alam kung saan ako lilingon. Naitakip ko na lang yung mga kamay ko sa tenga ko. Tapos nagulat na lang ako kasi sunod-sunod na kinalampag yung store. Halos tumagilid ang store sa lakas ng kalampag. Gusto ko nang maiyak noon, Sir Neb, kasi hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Hanggang sa bigla na lang tumigil yung mga boses at kalampag. Sunod noon, may nakita akong tao sa store. Kumalma ako sa wakas nung makilala ko kung sino yon. Si Pastor Jerry pala, isa sa mga regular na customer namin. Pastor siya sa isang church ng mga born again, malapit lang doon. Pagdating niya sa store, Sir Neb, as in biglang gumaan yung pakiramdam ko. Nawala yung pagkahilo ko, pati na rin yung takot na nararamdaman ko. Nangangatog pa yung boses ko, pero tinanong ko siya kung anong bibilhin niya. Ngumiti lang si Pastor Jerry, tapos umiling. Hindi raw siya bibili kasi kakakain niya lang. Dumaan lang daw siya kasi parang kailangan ko ng tulong. Gustong gusto kong magsumbong sa kanya noon, Sir Neb, pero hindi ko nagawa. Nangilabot ako sa sumunod niyang sinabi, "Carlo, palagi mong tatandaan, kahit gaano sila kabangis, kahit gaano nila gawing nakakatakot ang itsura nila, huwag na huwag mong kakalimutan na di hamak na mas makapangyarihan ang Panginoon kumpara sa kanila. Kung malakas ang pananampalataya mo, ay hinding-hindi ka nila magagalaw." Tinapik ako sa kamay ni Pastor Jerry, tapos lumakad na palayo. Tumatak sa akin lahat ng sinabi niya, Sir Neb. At magmula noon, hindi na ako ginulo noong mga batang walang mata. Hindi na sila bumalik sa store. Nang mga sumunod na araw, ay nakakwentuhan ko si Pastor Jerry. Doon ko na nasabi sa kanya yung pinagdaanan ko sa mga batang kaluluwa. Napailing si Pastor Jerry, sabay sabing, "Hindi mga kaluluwa o multo ang nakita mo. Mga demonyo ang mga yon. Pati yung mga kwentong naririnig mo na nakikita nila yung mga kamag-anak nila na yumao, kadalasan mga demonyo ang mga yon. Ginagamit kasi nila ang kahinaan ng mga tao, takot, kawalan ng pag-asa at labis na kalungkutan dahil sa pagkawala ng mahal sa buhay. Ayon pa kay Pastor Jerry, maaaring napadaan lang ang mga yon sa store at ako ang napiling biktimahin. Ang laki ng naging tulong ni Pastor Jerry sa akin, Sir Neb, at talagang malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Nagagawa ko pa rin pong makakita ng mga bagay na kagaya nun, pero hindi na ako natatakot sa kanila dahil kagaya nga ng sinabi ni Pastor Jerry, mas makapangyarihan pa rin ang Panginoon kumpara sa kanila."